Ay mga kabukid, magandang araw sa inyong lahat. Alam din na sa tanang mga bisdak ya. Shout out na lang sa inyo tanang mga bisdak. At saka sa mga bago ko pong kaibigan, ang mga OFW. Ingat po kayo palagi dyan. Saka maraming salamat po sa laging panonood at suporta po sa aking channel. Ngayong araw na to, ito po yung muti ko pong patulkahan. Ito po yung tinatawag kong patulad saka kalabasa. Bali, intertrapping po ito. Bali, sa isang area na ganito, dalawa po yung itinanim ko dito. Ito po yung patulad saka kalabasa. Ayun po. Lapitan po natin para makita po natin kung maganda ba yung tanim natin. So, ayan po. Ito na po yung patulkahan natin. Yang gumagapang po sa ibaba, kalabasa po yan. Siyempre, yung pagapang naman pa itaas, patula po yan. Ayan. Start na po itong mamunga. Bali po, almost 1 month na po ito. Matagal po kasing gumagapang itong patula kaysa sa mga ibang vine crops katulad ng ampalaya. Pag-aabot na ng 1 buwan simula lipatanim, talagang mayabong na. Lagpas na po ito dito, magsilabasa na po yung mga talbos. Pero ang patula po, kung ikumpara natin dyan, talaga pong mahina o mabagal ang paglaki nila. Pero ang naka-advantage naman sa patula, aabot po ito almost 1 year. Yun po yung kagandahan ng patula. Talagang magbibigay po ito ng pera. Ayan. Sa napapansin nyo po, talagang madamo dito. Ayan o. Madamo dyan. Hindi ko po yan nilinisan. Talagang intended na po ito na patubuin ko po yung damo. Bakit po? Isa po ito sa gusto ko pong ibahagi sa inyo, itong technique na to. Kasi isa po sa pamamaraan ko sa pagpapakondisyon ng lupa ay ang pagpapatubo ng damo. Yun po yung nakagisnan ko na po. Natutunan ko po yun sa papa ko. Kapag sobrang babad na sa tanim yung area, talagang pinapatubuan namin ng damo. Tinitigilan halos namin sa pagtatanim para maibalik yung ganda ng lupa. Kasi ito pong damo, yan po yung sumisipsip sa mga abunong hindi nakukuha ng tanim natin. Yung mga waste na abuno, yun po yung nakakasira sa lupa. Kaya pag maraming damo, may chance po talagang maubos nila yung mga acid sa lupa. Talagang may chance din na babalik o gaganda po yung lupa natin sa susunod na tanim natin. Ayan po. Saka itong mga tanim na to, ang napili ko pong i-intercrop dito. Kasi talagang kahit madamo yan, talagang magsusurvive po sila. Katulad nito sa kalabasa, ayan o. Kahit madamo pa yan, saka ganito na sila kayabong, talagang mabubuhay sila. At saka itong patula po, kahit madamo pa dyan, talagang mabubuhay yan. Kaya mas maganda po talaga ang i-intercrop, lalo sa nagpapakondisyon ka ng lupa, itong patulka or patulad saka kalabasa. At saka kahit sa mga piste, hindi po ito madaling matablan. Ayan po, kahit wala po itong spray, ganda ng tubo ng tanim natin. Ayan po. Okay po mga kabukid, wala na naman tayong magawa dito. Antay na lang tayo na makaharvest nito. Maraming salamat sa panunood ng aking short video ngayon. Sana po may natutunan po kayo. Sa mga baguhan po dyan, huwag po niyong kalimutan mag-like, share, saka subscribe naman po. Saka pindutin na lang po yung notification bell para sa lahat ng upload ko, manotify po kayo. Okay po mga kabukid, happy farming po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Happy farming po. Bye-bye.